sa mga makakapanood ng video na ito, tapusin nyo po hanggang umpisa, hanggang dulo, para may idea nga kayo kung saan ako dumadaan, kung ano-anong mga bayan ang dinadaanan ko sa Bulacan para makarating po sa norte. Natatanong ko na po ang arko ng Nueva Ecija. Tama yun? Oh, wow! Ganda oh! Green na green! Ay, may nakita ko dito ang signage. This way to Big Rock Farm Resort. Pag lumiko ka dyan, Big Rock Farm Resort. Ano yun? Big Rock. Ano kaya yun? Anong resort kaya yun? Resort ng mga bato? Rock nakalagay, Big Rock Farm Resort. Oh, hindi yung mga malalaki ang bato. Yan guys, nandito tayo ngayon sa Montalban Highway at dito nga natin sisimulan ang ating moto adventure. Idadaan ko kayo sa pinakamabilis at pinakasafe na daan papasok ng norte. Kaya sa mga taga Rizal dyan, sa mga taga NCR na gusto makaiwas sa Plaridel Bypass Road na kung saan maraming dumadaang truck, subaybay nyo lang yung video ko hanggang umpisa, hanggang sa matapos, para nga may idea kayo kung saan ako dumadaan at kung ano-ano mga bayan ang madadaanan natin sa Bulacan sa paglusot natin sa shortcut papasok ng norte. Kaya naman, umpisa na natin ang video. Let's go! Guys, dito na tayo sa may Barangay San Jose, Montalban, Rizal. Padaan na tayo sa tulay ng San Jose. Isa sa pinaka matandang tulay dito sa Montalban. Panahon pa to ni Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Bongbong Marcos, na ngayon ay presidente ng Pilipinas. Guys, padaan na tayo sa may crossing na Montalban. Pagka kumaliwa ka dito, Pakisong City. Pagka kumanan ka naman, ito yung tamang daan natin papasok ng probinsya ng Bulacan. Kanan tayo dito. Yan, nandito tayo ngayon sa Mayon Avenue. Sa mga mag-rides dyan, ingat-ingat tayo sa rides, keep safe. Grabe, ang ganda ng Montalban, no? Sobra. Napapalibutan ng mga malalaking bulubundukin ng Montalban. Yung pinaka ano, puro bundok, paikot yung bundok. Tapos sa may gitna, no, yung bayan ng Montalban.
Wow, grabe. Mamamangha ka talaga. Yan, papasok na po tayo sa Barangay Makabod, Muntad, Banrizal. Yung Barangay Makabod po na yan, yan po yung nagsisilbing boundary ng probinsya ng Rizal at probinsya ng Bulacan. Kaya yan, kakaliwa tayo doon sa may ano na yan, paliko na yan. Pag dumiretso po kasi tayo, Muntalban pa rin yan. Papasok tayo doon, liliko tayo doon. Yan, liliko tayo dito. Yan, nakapasok na nga tayo sa Barangay Makabod. Ay nagsisilbing boundary ng probinsya ng Rizal at probinsya ng Bulacan. Ito yung kurbada rito. May kurbada rito. Yung pinakadelikado ng kurbada rito. Delikado dito. Ang daming truck na nawawala ng preno dito. Kaya pagka hindi mo ito kabisado, maaaring mabangga ka. Madisgrasya ka. Wow, ganda dito. Ang kapal ng mga puno. Wow, grabe. Dito pa lang sa daan, mabubusog na yung mga mata sa mga tanawin na napakaganda. Yun guys, may isang daan dito. Bali pagka dumiretso ka dyan, tsaka lumigo ka dito, isa lang naman nilusot. Pero dito tayo dadaan kasi may magandang tanawin dito. Meron ditong malawak na bukid, maganda. Nag-iisa na lang yun dito sa buong Muntalban. Ang tawag ko nga dito sa may bukid dito nila is the last rice field of Barangay Makabod, Muntalban, Rizal. Lahat kasi ng mga buka rin dito ngayon sa Muntalban naging subdivision na. Bali ito na lang yung natitirang malaki-laki na rice field. Wow, may magandang bahay na din doon, no? Buti nga ngayon, marami ng mga bahay-bahay ngayon dito eh. Tapos may kuryente na, may poste na rin ng ilaw. Wow, yun, ganda, oh. Wow, katami yun, oh. Wow, ganda, oh. Green na green. Wow, amazing.
Ang ganda. Grabe. Mamamangha ka talaga. Sana lang maalagaan nila yung rice field na yan. Kasi ang ganda. Sana hindi na siya maging subdivision. Sana ma-preserve sila. Wow, yun oh. Wow. Ganda, green na green. Grabe. So, palipad tayo dito ng drone. Wow, grabe. Ang ganda nito, ano? Grabe. Sana ma-preserve nila yung mga ganito. Ang ganda. Pwede gawing tourist spot. Sana gawing tourist spot ng lokal na pamahalaan ng Montalban, yung rice field ng Montalban dito sa Makabod. Kasi napakaganda, sayang. Pwedeng pagkakitaan. Yan guys, may isang hangdaan ulit dito. Bali, kakanan tayo ulit dito. Malapit na po tayo. Nandito tayo ngayon sa terminal ng Likaw-Likaw. Pag lumiko ka dyan guys, papunta ka ng Mount Balagbag. Dyan. May magandang tanawin dyan. Ngayon dito tayo, dadiretso tayo dito. Uy, grabe naman itong zigzag road na to. Wow, shit, nakakatakot. Ang sarap mag-rides. Solo rides. Wow, may konting zigzag road dito. Mga snake road. Yan, palabas na nga tayo sa probinsya ng Rizal at papasok na po tayo sa probinsya ng Bulacan. Yan po, nakikita nyo pong yan. May parang paliko po dyan. Yan po, yung paliko na yan. Yan. Yan po ang boundary ng Rizal at ng Bulacan. Yan po dito po. Maganda sana kung malalagyan doon ng arko. Tapos yung nakalagay is Welcome, Province of Bulacan. Welcome, Province of Rizal. Ganun sana, ano. Para alam ng mga motorista na nakapasok na pala sila sa probinsya ng Bulacan at nakalabas na sila sa probinsya ng Rizal. At saka maganda yon, picture, mga ganun ba. Uy, grabe. Oh, grabe naman itong sigsag road na ito ng pababa. Kakatakot. Grabe, lamig dito. Grabe yung truck ng basura na ito. Oh. Halos masakot na yung tuloy. Loob makasigit. Sige tayo mga idol. Idol, pasingitin mga idol. Tangali na ako sa pupuntahan ko. Idol. Idol. Yun lang. May kasalubong pa. Senda. Yan ang kasingit. Shit! Grabe naman to! Uy!
Grabe naman to. Woo! Andito pa lang po tayo sa Bulacan, sa may paradise. Pero grabe na rin daan nila rito. Espalto, tapos may mga snake road. Grabe. Andito na nga tayo sa Barangay Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga subscriber ko at hindi ko subscriber, makakapanood ng video na ito. Itong motovlog natin ay para sa mga papunta ng norte. Itong moto adventure na ito, ipapakita ko sa inyo yung pinakamabilis at pinakasafe na daan papasok nga ng norte, na kung saan hindi mo na kailangan dumaan pa sa napaka-traffic na Metro Manila na yan, sa napaka-delikadong bypass road ng Plaridel, Bulacan. Bakit ko nasabi na delikado ang bypass road ng Plaridel, Bulacan? Maraming truck na galing ng norte ang dumadaan dyan, at napakalalaking truck po ng mga dumadaan dyan. At ang Plaridel bypass road nga ay 24 kilometers. Napakahaba po niyan kung dadaan ka pa dyan. Kung dito ka dadaan, sa shortcut na dinadaanan natin ngayon, mapapabilis ka at ikita lahat, safe na safe ang daan. Smooth na smooth lang. Andito na nga tayo sa Barangay San Roque, San Jose del Monte, Bulacan pa rin. Labak rin ng San Jose del Monte, Bulacan, ano? Marami. Laki rin ng nasasakop nila. Lalo na yung Bulacan. Napakalaki talaga ng Bulacan. 24 bayan ang meron sila. Pero sa moto adventure natin na to, ang madadaanan lang natin bayan nila, ang pagkakaalam ko ha, San Jose del Monte, Bulacan, Nor Sagaray, Angat Dam, San Rafael, Bulacan, San Ildefonso, at saka San Miguel, Bulacan. Yan po yung mga bayan na ating madadaanan papasok po ng norte. Ang kagandahan ng sa biyahe natin na to is smooth na smooth lang ang biyahe. Walang traffic, walang gaanong motorista, walang gaanong mga truck, walang truck. Kanina meron doon isa, yun lang. Isa lang. Grabe naman yung poste na to, oh. Nasa gitna. Woo! Hanep. Kaya naman sa mga subscriber ko na dadaan sa daan na dadaanan ko ngayon, very recommendable nga itong daan na to, dahil bukod sa mabilis ka lang makaarating ng norte, safe na safe pa ang daan na to. Yan, palabas na nga po tayo sa main road ng San Jose del Monte, Bulacan. Yan, nandito na tayo sa may crossing. Pagka kumaliwa ka dyan, labas mo yan, panabalik yung sulit pa Quezon City, Higay Road, yun. Dito tayo sa kanan tayo, kakanan tayo. And then papasok tayo sa bayan ng Nor Sagaray, Bulacan. Ganda din ang highway na dito. Linis. San Jose del Monte, Bulacan. Isa pa kung bakit magandang daanan tong daan na to is dahil wala po talaga ditong traffic, lalo na pag umaga. Dumadaan nga kami dito ng madaling araw eh, nung nagano kami kasiguran Aurora ng kuya ko. Dito rin kami dumaan, alas 3 kami bumiyahe. Luman-luma na yung tulay na to, pero yung disenyo niya napakaganda. Halos lahat ng tulay sa norte ganito yung style ng tulay, ganyan yung pagkakadisenyo. Yun guys, ito yung palengke ng San Jose. Hindi ko lang alam kung ito yung pinakaming palengke nila.
Pero ito, may mga paninda dito, may mga tindahan. Ayan, may tindahan ng mga baboy, napay. May mga prutas. Talipapa lang siguro to. Yan, papasok na po tayo sa North Sagaray, Bulacan. Wala lang nakalagay doon sa arko, luma na kasi arko nila eh. Nabura din nakalagay na North Sagaray. Welcome North Sagaray. Welcome Barangay Bigte, North Sagaray, Bulacan. Yan guys, andito tayo sa Barangay Bigte, North Sagaray, Bulacan. Ito yung kanilang talipapa. May maliit silang talipapa dito. Sari-sari mga paninda ang mabibili nyo. Ano? Yan. Andito na tayo sa may ano. I Love Bigte. Yan, andito tayo sa may I Love Bigte, North Sagaray, Bulacan nga. Pag dumiretso ka doon, papunta yan sa may Bitbit River at sa Maramo River. Mga pasyalan dito sa North Sagaray, Bulacan. Ngayon, ang dadaanan natin is kakaliwa tayo dyan, dito, dun. Kakaliwa tayo dyan, papasok tayo dyan sa I Love Bigte. Yan, dito dadaan. Yan, dito. Diretsuhin lang natin itong daan na to. Welcome, Barangay Minuyan, North Sagaray, Bulacan. Yan, andito na nga tayo sa General Alejo G. Santos Highway. Medyo malayo-layo pa tayo, pero kaya naman na siguro. Smooth naman ang biyahe dito, tsaka safe. Kaya mas maganda pa rin talagang dumaan dito. Nire-recommend ko nga ito. Itong daan na ito ay nire-recommend ko nga sa mga motorista, sa mga papasok ng norte, kung saan gusto yung mas mapabilis kayo at mas safe ang daan nyo, dito na kayo dumaan sa dinadaanan ko ngayon. Kaya naman sa mga makakapanood ng video na ito, tapusin nyo po hanggang umpisa, hanggang dulo, para may idea nga kayo kung saan ako dumadaan, kung ano-anong mga bayan ang dinadaanan ko sa Bulacan para makarating po sa norte. Lamig dito. Abe. Dami kasing puno rito sa may gilid-gilid na to. Nakikita ko nga dito sa Google Map na gamit natin ito. Snake road din pala yung dadaanan natin dito. May mga kurbada. Ayan o. Mga kurbada rin pala yung mga madadaanan natin daan dito. Wow, ang ganda, grabe. Yan o, dahil bikers. Uy, wow. Grabe no, tinatabasin yung bundok na yun o. Ano ang gagawin dyan? Gagawin siguro ng subdivision yan. Tinatabas yung bundok. Welcome, Barangay Poblacion, North Sagaray, Bulacan. Welcome to Angat. Yan guys, papasok na po tayo sa Bayan ng Angat, Bulacan. Lumagpas na nga po tayo ngayon sa bayan ng North Sagaray, Bulacan. At ibang bayan na po. Wow, grabe oh. Grabe no, ito makikita mo dito no. Yan guys, nandito na tayo sa may pamilyang bayan ng Angat. Ang ganda ng simbahan nila oh. May luma silang simbahan no, ang ganda. Santa Monica. Ganda.
ganda ng ano na simba, no? Luma na. Pero ang ganda. Ganda. Yun guys, pinapaliko tayo dito ni Google Map. Okay, dito tayo dito. Kanan tayo. Yes. Ito pala yung ano, yung mahabang tulay. Tapos yun, angat. Yan po ang kanilang Angat River. Laka rin ano. River, nililinis po nila ang tulay. Yan, papasok na po tayo sa San Rafael, Bulacan, bayan ng San Rafael. Yung pring ano nila, Arco. Welcome San Rafael, Bulacan. Ganda rin ang bukirin nila dito sa may ano, Barangay Maronquillo, San Rafael, Bulacan. Green na green din yung mga bukid. Yan, nakapasok na nga po tayo sa sikretong daan. Papasok po ng norte. Ito yung mga dinadaanan ng mga riders na gustong pumasok sa norte o sa Nueva Ecija. Yung mga mahilig magkabal doon, Nueva Ecija. Dito po sila dumadaan sa sikretong daan na to. Ang tawag ng mga riders nga sa daan ito is sikretong daan. Pero sa mga taga dito, mas kilala po itong daan na to sa tawag na Viola Highway. Yan, galing naman norte yan, mga yan. Dito na dumaan. Grabe nga lang yung daan dito, no. Lubak-lubak. Huh? Grabe. Ginagawa kasi yung shortcutan ng mga truck eh. Grabe yung daan na to, no? Okay, niliko dyan kasi hindi naman yun yung daanan. Basta baybayin nyo lang yung tandaan na to. Diretsong daan lang to eh. Baybayin nyo lang to. Paglabas nyo, madadaan kayo sa Claridel, Bulacan. May eksena lang yun sa bypass road ng Bulacan. Ang ganda nito. Wow! Nature! Woo! Grabe! Ganda na ito, grabe. Diba? Ito ngayon, yada natin, ito yung shortcut. Tapos sa shortcut na to, yan yung makikita mo. Yan yung makikita mong view, kabilaan. Napakalakok na bukirin. Green na green yung mga ano, damo.
Ah, dito pala yun, oh, yun oh. Mango SMB Mango Farm Resort. This way, wow. Ah, pag pumunta ka dito, dito ka dumaan. Diyan yung ano, Mango Resort Farm. Ayun oh. Mango Farm Resort. This way, ito, direct yung lang kaso ano, Rap Road. Ganda dito no. Grabe no. Grabe dito. Hindi lang basta-basta siya shortcut. Kundi napakaganda pa rin ng tanawin na matatanaw mo dito. Kaya dito pa lang. Busog na yung mga mata nyo sa mga magagandang tanawin. Yung kabilaan na yan, napakalawak na bukid. Ganda. Sulit na sulit yung solo ride ko ngayon. Woo! Wow! Sobrang ganda ng mga makikita yung tanawin dito. Woo! Grabe! Straight line lang siya na daan. Guys, straight line na daan. Wala ka talagang nilikuan, kundi straight lang talaga yung dadaanan mo. Tapos, yung ganito nga yung makikita mo. Kabilaan, napakalawak na bukid rin. Tapos, green na green yung pala yan. Wow. Sobrang nakaka-amaze talaga ang mag-rides. Ay, may nakita ko dito yung signage. This way to Big Rock Farm Resort. Pag lumigo ka dyan, Big Rock Farm Resort. Ano yun? Big Rock. Ano kaya yun? Anong resort kaya yun? Resort ng mga bato? Rock nakalagay, Big Rock Farm Resort. Oh, hindi yung mga nalalaki ang bato. Hindi, may resort daw doon. Wow, may resort pala doon. May mga pupunta kaya doon. Eh, liblib tong lugar na to. Paggabi, walang ilaw dito eh. Makita mo naman, just sa may side mirror. Oh, wala akong kasunuran. Ang tawag pala sa diretsong highway na ito is Viola Highway, Barangay Puntig, San Rafael, Bulacan. San Rafael, Bulacan pa rin pala ito. Ah, dito sa may mahabang daan na to, merong ano, tawag dyan ang factory ba yan? Optimo Industrial International Park. Oh, incheck may ari oh. Laki. Laki no. Laki. Ano kayang produkto? Ano kayang ginagawa nila sa kanya? Ano kayang ginagawa nila sa loob? Yan guys, pagkatawid, pagkalagpas natin dito sa may straight line na to ng San Rafael, Bulacan, may madadaanan pa rin tayong bypass road ng Plaranel, Bulacan. Pero may eksena na siya, hindi na siya mahaba yan oh. May eksena na yan, hindi na yan masyadong mahaba. Yan guys, nandito na tayo ngayon sa bypass road ng Plaranel, Bulacan. Yan, yan po. Pag dyan ka dumaan, yan, yan ang makakasabay mo at makakasalubong mo sa pagdaan mo dito sa bypass road ng Plaranel, Bulacan. Palipad tayo ng drone dito, banda dun yan mga riders. Dito, palipad tayo ng drone dito. Music.
dito nga tayo sa may kanto ng ano. Ano ba to? Tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa lugar na to eh. Pero ito na yung hangganan ng ano. Nandito tayo sa may hangganan ng Plaridel Bypass Road. At yan nga po. Pag kumaliwa ka dyan, Kabanatuan, panorte na po yun. Nebesia na po yun. O, di ba? Smooth na smooth lang yung biyahe natin. Nasa norte na po tayo. Smooth na smooth lang ang biyahe natin. Andito na nga po tayo sa San Ildefonso Highway. Bayan po ng Bulacan to ha. San Ildefonso, bayan ng Bulacan, probinsya na ang Bulacan. Bigla ako tuloy na miss mag-norte oh. Last time na nag-norte kami, parang May ata yun, April. April or May. Nagkasiguran Aurora kami. Yung 8 hours na biyahe, ginawa namin 13 hours na biyahe, grabe. Ang dami na yung paigay. Sulit na sulit naman doon, pagdating mo doon sa kasiguran Aurora. Ang ganda. Doon kami pumunta sa may kasapsapan, Bitsi. Napakaganda doon, grabe. Parang ang nasa Boracay. Sobrang ganda, clear na clear yung buhangin nila. Talagang ano, malinis. Ito ang ano rito, masyadong maraming ano, daming truck. Pero smooth lang kasi malaki yung mga highway dito. May mga kalsada nila dito. 3 lane, kabilaan 3 lane, or kabilaan 2 lane. Kaya hindi ka masyadong matatraffic talaga. Kasi malalapad yung mga ano nila rito. Yung mga kalsadaan nila rito. Yung mga kalsadaan nila rito, malalapad talaga. Baka sa mga susunod na buwan, mag-norte tayo, Dinggalan. Gusto kong balikan yung Dinggalan kasi last time nung February, pumunta kaming Dinggalan. February 18 yun, pumunta kami ng Dinggalan nung nakaraang taon. Tama ba? Ay hindi, itong taon pala. Nung February nga, pumunta kami doon ng, nung February, pumunta kami sa Dinggalan, Aurora. Wala pa akong GoPro, wala pa akong drone. Talagang nag-ride lang kami noon eh. Pero ngayon, gusto kong bumalik doon. Gusto kong balikan yung... Dinggalan Aurora. Gusto ko siyang i-vlog ngayon. Na moto-vlogger na tayo ngayon. May mga gamit na tayo ngayon. May kompleto tayo ng gamit ngayon. Dati nanonood lang tayo ng mga vlog ng mga sikat na moto-vlogger. Ngayon po ay tatry po natin tahakin ang mga tinahak nilang landas sa moto-vlogging community. Nandito pa rin nga tayo sa may San Ildefonso, Bulacan. Medyo sa may bandang unahan doon, inaabot tayo ng traffic. Ang lalaki ng mga truck eh. Sinabayan pa ng mga bus. Ayan o. Yung bubusin ng malakas. Puta truck yan. Laki. Grabe. Ayan o. Jollibee. Nakakita na naman ako ng Jollibee. Gutom na naman ako. Pero wala tayong pang Jollibee ngayon. Maligayang pagdating, San Miguel, Bulacan. Andito na po tayo sa dulong bayan ng Bulacan. Lawak ng mga bukirin nila dito, San Miguel, Bulacan. Para ka na rin palang nasa Nueva Ecija. Kabagay, magkadikit na yung Nueva Ecija at San Miguel, Bulacan. Magkasunuran na yan eh. Pagkalagpas mo ng San Miguel, Bulacan, Nueva Ecija na. Gapan, Nueva Ecija. Ang maunlad na bayan ng Gapan. Gapan City.
May mga ano sa ito, may mga bilad na pala sila rito sa New Zealand. Tanghaling tapat na, pero yung hangin dito napakalamig pa din. Ganyan ang ambience pag bumibiyahe ka sa mga probinsya-probinsya. Malamig yung simoy ng hangin kahit tirek na tirek yung araw. Yan, natatanong ko na po ang arko ng Nueva Ecija. Grabe, papasok na tayo ng norte. Kitang-kita ko na rito yung arko ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yes, sundin na po tayo. Pasok ka dito, dito ay tambay. Okay. Oops. Yeah. And guys, nandito na nga tayo ngayon sa arko ng Nueva Ecija. Nakapasok na nga po tayo ng norte. Siguro dito ko natatapusin tong video na ito. Kasi napakita ko naman sa inyo yung daan papasok ng norte, kung saan ako mga dumaan. Dito ko natatapusin tong video na ito. Saktong sakto na magpas po ako sa arko ng Nueva Ecija. Talagang pumasok po ako sa Nueva Ecija. Lawak ng buka rin nila. Ayun, lawak. Tapos doon, ayun ang Gapan.